Nang magsimula ang araw ni Marie, meron siyang tatlong garapon na may tig 24 na cookies. Nakabenta siya ng 50 cookies sa umaga. Nagdagdag siya ng 25 cookies sa hapon. Nakabenta ulit siya ng 32 cookies bago gumabi. Ilang cookies ang natira kay Marie? Alamin nga natin. May tatlong garapon si Marie na may 24 cookies sa bawat garapon. 3 times 24, tapos nakabenta siya ng 50. Minus 50, nagdagdag siya ng 25. Plus 25, tapos nakabenta ulit siya ng 32. Minus 32. Base sa MDAS, kailangan muna nating unahin ang multiplication o division. Alinman ang mauna sa pinakakaliwa. Kaya uunahin natin ang 3 times 24. 72. Tapos, base sa MDAS, kapag wala ng multiplication o division, ang kasunod ay ang addition o subtraction. Depende na lang kung ano ang mauuna mula sa pinakakaliwa. Kaya, 72 minus 50 is 22. Tapos, 22 plus 25 is 47. Tapos, 47 minus 32, 15. 15 cookies ang natira kay Marie. Guys, reviewin nga natin lahat ng mga natutunan natin. Sige. Ang natutunan natin ay tinatawag na order of operations. Oh, ano nga ba ulit yung order of operations? Ito ang isa sa mga alituntunin o rules sa math na nagsasabi kung anong operations ang unang gagawin kapag magkakasama ang mga ito sa isang math problem. At ano nga ba ulit ang sinasabi sa order of operations? Sinasabi dito na kailangan doon nating unahin ang multiplication o division bago ang addition o subtraction. Sa madaling salita, MDAS. Ibig sabihin, kapag may multiplication at addition o multiplication at subtraction, ang uunahin ay multiplication. Kapag mayroon namang division at addition or division at subtraction, ang uunahin ay division. MathDali! May tanong ako. Ako rin. Paano pag magkasama ang multiplication at division? O addition at subtraction sa isang problem? Ito ang magandang tanong. Paano kung magkasama ang multiplication at division sa isang problem? Anong unahin natin? Kapag ganito, ang una natin gagawin ay ang operation na nasa kaliwa. At ganun din kung magkasama ang addition at subtraction. Ang uunahin ay kung ano ang nasa pinakakaliwa. MathDali! MathDali! Naintindihan na ba natin ang MDAS Rule? Oo, naintindihan ko na! May tanong ako. Tanong na naman! Bakit ba kailangan natin gamitin yung MDAS? Palagi ba tama yung kalalabasan kapag MDAS yung ginamit? Paano kapag yung problema... Ang kulit mo! Hindi masamang ugali ang pagiging matanong o makulit kung ginagawa mo ito para talagang maintindihan ang iyong pinag-aaralan. Tanda ng malalim na pag-iisip ang pagkakaroon ng maraming tanong. Tandaan, sa pag-aaral ng math, mas mahalaga ang lalim kesa tulin.